So ayan, sa kanilang front garden, meron silang mga American lemon. So ayan, excited na ako makita ang kanilang American lemon. Ito na yung mga lemon namin. Madami na kaming na-harvest dito at saka ginagawa namin siyang lemon juice. So hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So in today's episode, tutur po tayo ngayon kay Evelyn’s Garden. Taalamin natin kung ano ang mga halaman na meron sila dito at iba't ibang ornamental plants. So if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So without further ado, let's get started. Ayan mga ka-jungle, since wala dito si Ate Evelyn, ang kanyang anak po ang magtutour sa atin. So nandito po si Nolasco. So actually, siya po ay former classmate and nagkita po kami ngayon at hindi inaasahan na pagkikita. Mga ilang taon na po si Ate Evelyn naghalaman? Mga 5 years na simula nung nag-start yung Yolanda, nung pumara kami dito. Kaya pala, napakarami na yung mga halaman nila na nandito. So, 5 years, as you can see mga ka-jungle, meron nang namumunga na mga halaman, na mga iba't ibang gulay, iba't ibang variety ng mga ornamental plants. So, ayan mga ka-jungle, itutour na tayo. So, ready ka na ba? Itour kami sa inyong garden? Oh, let's go! Okay, let's go. So, ito yung entrance nila. So, ano ang nandito sa ating entrance? So, meron kayo ditong bougainvillea. So, ayan. Ang ganda ng mga bougainvillea nila hanggang doon. Ito naman ay yung lemon. Over dito, di ba, mga flowering plant. Tapos, meron silang salatea, prayer plant. At saka, meron din dito yung aming pineapple. Wow! May bunga na. So, mga ilang pineapple meron kayo dito? Siguro mga halos 10. Ito naman yung mga aloe vera namin. Wow! So, yung aloe vera kasi mabilis lang siyang palakihin tsaka patubuin. So, ang dami-dami! Hala! Wow! So, ayun mga ka-jungle, ang aloe vera. Ang aloe vera ni Ate Evelyn, ang dami. So, kung gusto nyong bumili ng mga aloe vera, punta lang kayo dito sa saan location to? Sa Beta. Sa Beta. Video Homes. Oh, Video Homes. So, ayan. Lalagay ko yung link ng Instagram ni Nolasco, i-DM mo sila. So, mga magkano kung nagbebenta kayo nito? 50 pesos. 50 pesos. Pinaka. Oh, di ba? Ang dami na ng suloy. Pesos. So dito, may mga halaman sila dito na mga ornamental plants at may mga rare plants. So, tingnan natin. So, bakit ganito yung style ng garden? Ang ganda, nasa gitna talaga. Yung concept kasi dito para may circulation. So, dalawang pundok ng mga tanim. So, meron silang mga sili dito. Ang dami ng bunga. May ngayon lang ako nakakita ng violet na bunga. Yung waray dito ay harang. Yung Tagalog naman ay sili. So, ayan. Meron sila dito, flowering plant. So, actually, na-miss ko talaga ito si Nolasco, April. And, ayan, bigla. Matagal lang kami hindi nagkikita. Oo. Since high school. Oh. Hindi, yung last natin pagkita. Graduation. Tapos bumili ka ng uniform. Uniform. So, ayan, tutur pa natin. Ipatuloy pa natin yung tour natin kasi, ayan, nasa gitna pa lang tayo ng kanilang garden. Aglonema. Ang gaganda ng aglonema, di ba? So, may mga bumili na ito. Madami din yung bumibili ng aglonema. Itanong ako,
saan kayo umaangkat or kayo bumibili ng mga halaman? So, nagsimula to nung pandemic, nung kasagsagan ng barter. Mga barter, oo. Yes, so yun, nagdami yung mga tanim ni Mama. Oo. At saka, pinarami niya, saka bumibili din siya sa mga online. Oo, katulad din. Oo. Meron silang mga agronima. And meron sila ditong Defenbachia. Defenbachia Marian, Defenbachia Camille. Aglonema Sparkling Sara, tapos meron silang Caladium and Syngonium. Yan, ang ganda ng Syngonium, variegated white siya. So, ang ganda talaga ng garden niyo. So, meron din kaming orchid dito, kulay purple yung flowers niya. Ganda-ganda ng ano, ng flower, di ba, mga ka-jungle. Ayan, so nagbibenta din kayo ng orchids? Hindi, kasi nag-iisa lang to. Nag-iisa lang. Okay. Kompleto talaga sila dito kasi may mga herbal plant pa sila dito na ano. So ayan mga ka-jungle, meron sila ditong rare fruit. Ang tawag nila ay magic fruit. So explain mo, magic fruit ang tawag dito. So itong magic fruit ay matamis siya. So pagkainin mo siya, kahit yung panlasa mo ay magiging matamis sa buong araw. So kahit kumain ka ng maasim, ay matamis pa rin yun sa panlasa mo. Wow! Napaka-rare talaga. So kakain tayo mamaya. Itatry natin. So ayan, sa kanilang front garden, meron silang mga American lemon. So ayan, excited na ako makita ang kanilang American lemon. Ano yung mga lemon namin? Madami na kaming na-harvest dito at saka ginagawa namin siyang yung lemon juice. Wow. Napaka-healthy niya para sa atin. So iniinom namin to every morning, then inahalo sa tubig. So ayan mga ka-jungle, nandito tayo ngayon sa kanilang marketed na American lemon. So as you can see, ang dami na nilang na-propagate, na parami nabebenta. At magkano naman ito? So for only 50 pesos, meron ka na ang American lemon na pwede mong palakihin sa bahay niyo. Wow! So bibili akong isa ito. May bunga na. Ayan o. Oh. Ayan. So ayan, nakapag-tour na tayo dito sa kanilang garden, kay Evelyn’s garden ang mama niya. So in behalf, siya na lang yung nag-tour sa atin kasi wala dito yung mama niya. So babalik pa tayo soon. Napakadami talaga silang halaman dito. Like, mabubusog ka sa mata. So ayan, napapasalamat ako kay April na nag-tour sa atin ngayon. And thank you for having. So ayan mga ka-jungle, nagtatapos na po tayo ngayon episode na tour natin. And don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. You can also follow me at my Facebook page, it's Mark of the Jungle Plants. Also my Twitter din ako, my Instagram, and also TikTok, meron na tayong TikTok. So ayan mga ka-jungle, I will see you next episode because more plant, less stress.